Yo, what's up mga ka-gadget, and welcome to my channel. At andito na naman tayo, medyo natagalan tayo nag-upload kasi na-busy tayo, no? So, ang gagawin natin mga ka-gadget ngayon is panibagong YouTube banner. Kung ano yun nakikita nyo na sa screen, yan yung gagawin natin. So, ginawa ko muna siya para meron akong guide, no, na gagawin. And ito yung natapos kong gawin. So, simulan na natin siyang gawin, no, mga ka-gadget. So, meron akong mga dinownload dyan, mga ka-gadget. May mga dinownload akong preset para magamit nyo. Like, etong ano na ito. Etong dot na ito. And, ano ba yung dinownload? And yung font na ginamit ko, no, mga ka-gadget. So, tara, simulan na natin to. So, gaya ng umpisa natin gawin, gawa tayo uli ng pattern para meron tayong guide. Ingay nung ano ah. Aso. Pensya na kayo mga gadget, medyo maingay ah. Bantay ako ngayon ng bata habang nag-i-edit. So, eto lang yung gagawin nating guide, no, mga gadget. Kaya... So, center natin. So, sa pagsi-center lang mga ka-gadget, eto. Ayan, etong alignment nito. Yung etong dalawa naman, spacing at saka etong distribute, yung baba-taas niya, yung pinaka-space doon. And, nakagawa tayo, baguhin natin ang kulay kasi medyo, ano, gawin natin gray. Tapos, isa pang, ano, guide. 550 pala. Then click OK. Baguhin natin yung color para makita lang natin yung pinaka-guide natin. Then center. Ayan. And then isa pang guide. Ito naman yung four two three. Yan. So baguhin natin yung color again. So para masanay lang kayo mga ka-gadget kung paano maglagay ng guide sa YouTube banner. YouTube banner pa rin tong ginagawa natin ah. Baby, wait lang ha, tapusin lang ng daddy to. Then, syempre, lalagyan natin siya ng ruler. Paglalagay ng ruler, kung saan tumigil itong pagdadrag nyo, ayan, ibig sabihin yun. Maano nyo naman, makakapanyo naman yan eh. Dihinto kasi yan eh, pag nilagay natin yan. So ayan mga gadget, meron na tayong guide and syempre gagawa naman tayo ng pinaka-center natin. Kunin natin yung center. Tama ba? And then sunod natin kukunin is yung alignment natin, nakasunod. Ayan. Kailangan magkasintaba siya. Ayan. So, dahil nakagawa na tayo ng ating pattern, gagawa naman tayo ng panibagong shape. So, ang gagawin natin dito is yung sukat ng ating 2560 by 1440. Ayan. So, eto siya. So, center natin. Basumako na siya. So, ayan. So, change color natin siya into... Siyempre, kung ano yung ginamit nating kulay. Ayan. Then,
natin. Ang gagawin natin dyan, mga ka-gadget, itadrag natin siya. Mali ako. Using shift, drag nyo siya pa baba. Yan. And then, ang gagawin natin, control T again, then rotate natin siya. Rotate natin siya sa kung anong angle ang gusto nyong mangyari. Asan pa natin? Yan, tingin nyo, okay na yan. So, mamaya i-adjust pa naman natin to. Kailangan matakpan lang yung buong ano. Yeah, siguro okay na yan, no, mga ka-gadget. And then, after nyan, mga ka-gadget, duplicate lang natin to. Lagyan natin siya ng blend mode na outers. Normal muna natin. Opacity. Size. Baba natin yung yan. Size. Yan. Pwede na yan. Para makita lang natin na may shadow siya, no, mga ka-gadget. Then after nun, mga ka-gadget, control J naman natin siya. So, siyempre, kukunin lang natin yung ating range. Masyado malayo. And then, kung paano siya mag-zoom in, zoom out, control, ayun, positive, and negative. Ayan. Sa keyboard. So, ang gagawin ko rito, mga ka-gadget, medyo may spacing na. Hindi man siya katulad, pero halos katulad lang. So, ayan. Okay na yan. Medyo, para sa akin, okay na siya. So, medyo pumasok eh. Stand pa natin ng konti itong isa. Ayan. So ayan, medyo naka-slant na yung isa. Control J uli natin para dun sa pangatlong shape natin na design. And then tama naman yung pag-i-slant. So yan, mga ka-gadget. So nakagawa na tayo ng isa pang design, no? And then syempre ano natin, lagyan natin dito lip shape. Mahalaga to, mga ka-gadget, na inyong lalagyan ng tapos eto and eto, tatlo, i-duplicate natin siya doon sa so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dali natin. So, angat natin siya dito. So, ayan. So, ang gagawin natin, iuusod na lang natin siya. Yan. Ang gagawin ko dyan, o control T ko lahat, and then flip vertically. Kunin na natin para sigurado.
Ayan. So ayan mga ka-gadget, nakikita na natin yung design na gusto natin. And then ang gagawin naman natin dito, dahil may margin na tayo, i-hide natin tong ating marker. Ayan. And then nag-download na ako dito ng picture na pwede kong ilagay dito sa aking tawag dito. Dali lang ha. Lagyan natin to ng right shape. And then syempre meron na tayong design na pwede nating paglagyan. So ang gagawin naman natin dito mga ka-gadget is lalagyan natin siya ng colorete yung bawat gilid, no? Then punta tayo sa brush tool. So ilalagay ko na lang yung preset na nilagay ko rito para magamit nyo, no, mga ka-gadget. And then mali sa brush tool pala, sa shape. Shape, custom, then may lalabas siya rito. Ah, mali pala. Paraning. Brush tool muna tayo mga ka-gadget. And then where's my ano? Ayan. So dahil naka brush tool na siya, ayan. So dito tayo maglalagay ng makita natin, para makita natin. Yan. Kaya kung makikita nyo mga ka-gadget, no? Tapos pwede natin yan i-rotate sa gusto nating alam natin na ay pangit pag hinila. Ayan na lang natin. Yan. So yan. And then, sa kabila naman, gagawa ulit tayo ng panibagong shape. Shape. Tapos, click natin. Ayan, lagyan natin ang tamang sukat. And then, drag natin siya. Siguro ba't hindi bumilog. Bebe, bakit? Yan. So, dahil nakapagawa na tayo ng panibago, no? Ang gagawin natin ay i-rotate natin siya. Ayan. Urong natin ng konti yung pinakagitna. So tingnan natin kung pareho. So mas lumiit yung sa ginagawa ko ngayon. So ibig sabihin mas pinagaganda ko ngayon. Control J, and then baba natin. And Control J ulit.
Carol J. Wait lang, baby. May ginagawa pa pa. Group natin siya. Group. Shape. Design. Para hindi lang tayo malito. Lagyan natin ng mark. So, ayan. So, tignan niya natin kung ayan mga ka-gadget, nakagawa na naman tayo ng panibagong design na pwede natin gamitin. So, ang gagawin natin dyan, punta tayo uli dito kay kay rectangle marquee tool. Then, gawa tayo ng rectangle above the frame. Ito, sa design, above nito. And then, gawin natin siyang white. Gawa tayo ng panibagong layer. And then, duplicate lang natin siya. Control J. And then, punta tayo dito. Then, transform natin. I-drag natin siya pababa. Click lang natin yung align button edge. So, ayan. Yan na yung kinalabasan ng ating nagawang shape, no? So, ang gagawin natin dyan mga ka-gadget, sunod, syempre ilalagay na natin yung picture. So, dito tayo mag-a-adjust, no, mga ka-gadget. So, dahil meron na akong picture dito, tinanggal ko lang yung background niya. So, ayan. Ayan ang original niya. So, kung magtatanggal kayo ng background, pwede naman eto. Control Z. Pwede kayong gumamit ng magic eraser pero may matitira siyang konti. Tama po ba? Then click nyo lang yan, mabuburahan kayo. So, mali po yan. So, ang gagawin natin para matanggalan siya natin ng background, punta po tayo sa select. Select and mask tayo. Ito mga ka-gadget, ito yung pagtanggal ng background ng picture. Select and mask. And then subject. Gala. Then decontamination. Refine hair. Contamination. And then ang gagawin natin, burahin na lang natin 'to. So ayan mga ka-gadget, meron na tayong background. So click okay natin 'yan. So kung makikita nyo, maganda yung pagkakakuha, pagkakatanggal niya ng background. So ang gagawin natin dito, convert to smart object. And then rasterize, BB. And then ang gagawin na natin dyan is idadrag natin siya doon sa ating ayan. Tapos syempre liliitan natin siya. Then kunin natin yung tamang angle niya, yung gitna. So ayan mga ka-gadget.
So ayan mga ka-gadget, nagkakaroon na ng konting linaw yung ating ginagawa, no? So try natin siya i-blend mode ng drop shadow. Oh wait, outer glow na lang. Then lagyan natin siya ng puti. So check lang natin mamaya kung ano yung pinaka magandang mangyayari sa kanya. So balik tayo uli dito sa right side and left side nating shape. Then move natin siya into forward. Yan. And then sa left side naman ay ganun din. Palilitawin lang natin itong ating main subject, no? So, yan na mga ka-gadget. Meron na tayong picture. Ayan. Meron na tayong ayan. So, lagyan natin siya na ano ba maganda? Outer glow. Black. Yan, pwede na yan. So, yun mga ka-gadget, meron na tayong na gawa, na design. So, lalagyan na lang natin siya ngayon ng pangalan. So, ilalagay natin dito. Pinky, ang gamit kong font, Pinky Promise. No? So, lagay natin Marites. So, I use black for this one. Marit test, then space TV, small letter, and tayo natin siyang palakihan. Ayan. And then sa baba naman maglalagay tayo dito ng Arial naman. Depende sa inyo kung gusto nyo impact. Sa akin, area lang ginagamit ko. Regular lang. Lagay natin in influencer blogger. Ayan. Siyempre, liliitan natin yan kasi ang pangit naman kung malaki ilagay nyo, di ba? Magmumukhang bengkong yung ano. So, yan. Dito na lang natin siya ilagay. In between. Ayan. So, sa kabila naman, mga ka-gadget, medyo parang merong hindi sukat. Tapos, sa kabila naman, syempre, gagamit tayo ng lagyan muna natin siya ng follow me. Followin mo daw. So, pwede na natin siya lagyan ng ganyan. Tapos, syempre, liliitan lang natin yan. Lalagay natin siya sa and then, syempre, maglalagay tayo dito ng first the brush tool. Shape. Custom. And, syempre, yung ating mga social media account. 100. Oops, nakaputi. Wait lang mga ka-gadget, nakaputi. Then click
Then other one is Twitter. Other one is Instagram. So yan. Meron na tayong mga bibis social media account. Medyo taas natin to ng konti. Kasi maglalagay pa tayo ng subscribe button. Yan. So ayan mga ka-gadget na gawa na natin, no. So yung ditong ginagaya natin mga ka-gadget, walang subscribe button yan. So dito gagawa tayo ng isa pang button shape. And then shape. Oh, bakit ganun? So yun ang ano mga ka-gadget, gagawa natin ang paraan kung paano natin may isingit itong subscribe button, ano. So asan na yung follow? Angat natin siya. Gitna natin ang konti. Yan. So ayan mga ka-gadget, eto na. Ilalagay na natin siya dito. At natin ang konti. Yan. Then babaguhin natin siya. Ang kulay gawin natin puti. And then lagay natin dito is ay.
At yun nga no, mga ka-gadget, natapos na natin yung ating tingnan natin yung preview niya. So, lakihan natin, hindi yan pixelated. Ayan, no, nakikita natin. So, syempre, ano pa bang inaantay natin? So, itetest na natin siya. No? So, save natin as export. Mas mainam kung naka-PNG. So, quick na natin. Ayan. So, sana ba siya? Napadpad yun. Wala rito sa ano. Saan siya nag-save? Export. Export as. PNG. Then export natin. WW. Desktop. Save natin. So, ayan. So, eto na siya mga ka-gadget. After nyan mga ka-gadget, syempre punta na tayo sa ating channel na pagtatryan. Then switch. So ayan mga ka-gadget, nandito na tayo. Then punta tayo dito sa ating YouTube Studio. Then customize. Then after customize, punta tayo sa branding, then change. So, yan. Lapat natin yan. No? And then, done. So, pag tinignan nyo yan dito sa ating pinaka timeline sa channel, so, ito yung kinalabasan niya. Ayan. So, yan na yun mga ka-gadget. Isa na namang video tutorial ang ating may upload ngayon about sa ating YouTube channel banner tutorial. So, sana'y patuloy pa rin po kayong sumuporta at manood ng aking video at marami pa tayong ilalabas na tutorial at ibang design about dito. And sana po'y nakatulong sa inyo yung iba ko pang tutorial. So, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan o napasilip o nakita lang ang aking mga video, please subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na ina-upload. So, meron pa palang ano dito. So, yun mga ka-gadget, hanggang dito na lang. Peace out.